Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ng Exodo. Noong mga araw na iyon, itinapat ni Moises ang kaniyang tungkod sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ng Panginoon ang isang malakas na hangin mula sa silangan at nahati ang tubig. Ang mga Israelita'y bumagtas sa dagat na ang nilakaray tuyong lupa sa pagitan ng animoy pader na tubig. Hinabol sila ng mga Ehipsyo ng mga kawal, karwahe at kabayuhan ng Faraon. Nang magbubukang liwayway na, ang mga Ehipsyo'y ginulo ng Panginoon mula sa haliging apoy at ulap. Nalubog ang gulong ng mga karwahe at hindi na sila makatugis ng matulin. Kaya sinabi nila, "Umalis na tayo rito, sapagkat ang Panginoon na ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo, pati ang kanilang karwahe." Ganoon nga ang ginawa ni Moises at pagbubukang liwayway, nanumbalik sa dati ang dagat. Ang mga Ehipsyo'y nagsikap makatakas, ngunit pinalakas ng Panginoon ang dating ng tubig, kaya't sila'y nalunod na lahat. Nang manauli ang dagat, natabunan ang mga karwahe't kabayo ng Faraon, pati ng kaniyang mga kawal, at walang natira isaman. Ngunit ang mga Israelita'y nakatawid sa dagat, natuyo ang dinaanan sa pagitan ng animoy pader na tubig. Nang araw na yaon, ang mga Israelita'y iniligtas ng Panginoon sa mga Ehipsyo. Nakita nila ang bangkay ng mga Ehipsyo, nagkalat sa baybay dagat. Dahil sa kapangyarihang ipinakita ng Panginoon laban sa mga taga-Ehipsyo, nagkaroon sila ng takot sa Kanya at sumampalataya sila sa Kanya at sa alagad niyang si Moises. Ito ang inawit ni Moises at ng mga Israelita para sa Panginoon. Ang Panginoon atin ngayong awitan sa kaniyang kinamtang dakilang tagumpay. Ang mga kabayo't kawal ng kaaway sa pusod ng dagat, lahat natabunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inunat ni Moises ang kaniyang kamay. Nahati ang tubig ng dagat. Nagkaroon ng tuyong lupa sa gitna ng dagat. At dito tumawid ang bayan patungo sa kabilang pangpang ng dagat na pula. Ito ay isa namang Passover ng mga Israelita. Passover o pagtawid nila sa tubig. Pagtawid nila sa kabilang pangpang, hindi na sila alipin. Nakaalis na sila sa lupain ng pagkaalipin at namatay na rin ang umaalipin sa kanila. Ang tubig na siyang nagligtas sa kanila ay ang tubig na pumatay sa kanilang mga kaaway. Talagang nabulagan ng kayabangan ang mga Egyptians na hinabol nila ang mga Israelita pati na sa gitna ng dagat. Pero hindi pinabayaan ni Yahweh ang kanyang bayan.
ipinadala niya ang posteng apoy na nagbibigay ng liwanag sa mga Israelita sa pagitan ng mga karuahe ng mga Egyptiano at ng mga Israelita. Hindi makalapit ang mga Egyptiano nang nagtangkang bumalik ang mga karuahe, hindi na sila makaalis. Nabao na sa putik ang kanilang mga kabayo. They were stuck in the mud in the middle of the sea. Noong nakaaho na ang lahat ng mga Israelita, itinaas uli ni Moises ang kanyang baston at bumalik ang tubig ng dagat at nalunod ang mga Egyptiano, ang lahat nilang karwahe at mga kabayo. Nang makita ito ng mga Israelita, sa pamumuno ni Moises at ni Miriam na kanyang kapatid, umawit sila ng song of victory at pinuri nila ang kadakilaan ng Diyos. Talagang malikhain ng Diyos sa pagliligtas niya sa kanyang bayan. Sino ba naman ang makakaisip na hatiin ang dagat at palakarin ang mga tao sa gitna ng dagat na may pader na tubig sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa? Sino ba naman ang makakaisip nito kundi ang Diyos lang? Sinurpresa tayo ng Diyos sa kanyang pagliligtas sa atin. Sino ba na makakaisip na ang Diyos ay maging tao at maging tulad natin? Sino ba naman ang makakaisip ng muling pagkabuhay? Sino naman ang makakaisip na lalaganap ang paghahari ng Diyos sa pamagitan ng 12 mga ordinaryong tao lamang? Iba talaga ang paraan ng Diyos. Kaya kapag tayo nasa kagipitan, tumawag tayo sa Diyos ng buong tiwala at maging excited tayo sa gagawin ng Diyos sa pagliligtas sa atin. Sa ganitong pandemya, abangan natin ang gagawin ng Diyos sa mundo upang tayo ay iligtas. Abangan natin ang bagong mundo na lalabas mula sa pandemic. Patuloy ang Diyos sa kanyang gawaing pagliligtas. Ito po ang unang pagbasa at ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.